Oh, pero yung bureau ID ni Pangulong Duterte, wala pa. Anytime naman, welcome si dating Pangulong Duterte. Pero maganda, oh, maganda nga yung binitawan ni Colonel Recto. No? Ganun dapat katapang. I think Colonel Recto is the ground commander sa area. Sa 91st Pero ano ba yung background ng area ng Aurora Ka-Ere? Pero wait, ang bago ang lahat, kaya kasabang naka-airing balita kayo ng pag-uusapan natin, Franco, na yung mga nandyan pa, no, mga miyembro na nanonood sa atin. Yes, nanonood sila. Diba, yung mga nagsumarender before, nakwento nila, nanonood sila ng programa natin. So patuloy ang ating panawagan. No? Muli, samahan nyo kami sa ating talakayan ngayon. At alam nyo, na walang red tagging. Kapi-kapi lang tayo at mag-surrender na po kayo. Tama yun ni Sina, Brother Franco. I have been told when I met with several cadres or mga kadre na nagbalik loob na, especially sa Northern Luzon, na sila ay nanonood sa kampuhan nila. Mm-hmm. Every time may signal sa YouTube programs, lalo na ng Laban Kasamang Bayan. So sabi ko, anong epekto sa inyo? Sabi niya, nagkagalit na natutuwa rin kami sa inyong mga pagiging resourceful. Sabi ko, di sinasabi nung re-red tag kami. Sabi niya, di naman, alam naman namin yung sinasabi niyo ay alam naman namin pagkadre na. Pero sabi niya, siyempre pagdating sa masa, sa mga civilian, hindi nila maamin yon. I am talking about the top leaders ng mga kabataang CPP, NP, NDF na ngayon ay nagbalik loob na. Kaya sa tanong mo, Brother Franco, doon sa Dingalan at saka dito sa mga Karatig Bayan ng pati ng San Luis, mga guerrilla base area ito, Brother Franco. Lalo na nung panahon, Miss Ina, ng mga 80s, 90s, and even ang mag-recover sila dyan sa kalagitnaan ng year 2000s, mga 2000 na. Subalit ito ngayon ay nagkaroon na ng mga pagbabago, may mga road network na at tumulong na ang local government unit, may NTFL CAC dyan na mga projects, barangay development program. At naging malakas dyan ang CSP, Community Support Program. And ang NPA dyan, Brother Franco, Miss Ina, ay umatras na paakyat, Frank, sa ang lusot nito, Quirino. At may lusot din ito papuntang North Luzon area. So, doon na sila umatras at maliit na ang unit dyan. At ang unit na naiwan sa Central Luzon, dito na lang yan umiikot sa boundary ng Aurora to North Luzon. At less than one platoon na lang halos na makikita dyan, pero manipis na skeletal. So sa tanong mo kung ano ito dating kahalagahan, ito ang dugtungan ng Central Luzon sa North Luzon. Okay. Ibig sabihin yung mga area ng Abra, Ilocos, Quirino, and then Pangasinan, Nueva Ecija, ito yung mga lugar na dinadaluyan nila papasok sa Central Luzon. At ang Central Luzon pababa sa Nueva Ecija, Tarlac, at pati dito sa kabila sa area ng Zambales, ito rin ang pinagdadaanan nilang lugar. So this is a very important transit highway of so-called revolutionary work ng CPP, NPA, NDF, na ngayon po ay sa pagsusumikap ng security sector, katulong po ang local government officials at mga lokal na pamahalaan at ang iba pang agencies of government na itaboy po ang NPA sa lugar na ito. Kaya tama yung binanggit mo, Frank, sa message ni Colonel Recto, at ito rin ang una mong binanggit kanina nang nag-sharing tayo, Miss Ina. Wala pong katotohanan na kayo ay sasaktan ng gobyerno kapag nagbalik loob kayo. Wala rin katotohanan na wala ng buhay na patutunguhan kapag umalis kayo sa CPP, NPA, NDF. That's not true. Kasi yung mga mass-based area na yon na ipinakita sa Dingalan, sa paligid nito sa San Luis, yan ay dati pong nalason at nagapos ng terorismo at mga panluloko at panilinlang ng CPP, NPA, NDF. Ngunit sila ngayon ay yumayakap na sa landas ng kapayapaan, katuwang na ng pamahalaan sa paghahanap at paglalakbay sa unti-unting pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad at mga barangay. Sa tulong po ng ating security forces, ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kasama ang local officials, definitely po papunta tayo sa kaunlaran kasama ang kapayapaan. Ngunit, ang mga komunistang terorisang grupo, lalo na yung talagang malalim yung kanilang pagkakalason ka, Eric, ay ayaw talaga nila ng development. Yes. Kaya mamaya, sunod nating talakayan. Ito nga, kaugnay, no, dahil merong isang civilian ang inambush ng NPA. Allegedly, mga NPA pa rin. Matuginaw summer. Yan. Kaya yan na, ka-Eric, tutulungan tayo na talakayin yan at palalimin kung ano ba nangyari sa Matuginaw na minsan lang nga naging kuta. Oh, puga din nila pugad yan. Nakapunta ka dyan, di ba? Oo. At ang ganda ng dokumentary na ginawa dyan ng SMNI led by Brother Franco, yung Matuginaw, ang pagbabangon nito. And it reached more than a million views, I think. Yes, before it ito, going, bago tanggalin. Kinawa sa YouTube. Kasi nasa 800,000 na rin yan. Kinawa sa YouTube ito.